What's up mga katropa? Tara, biyahe tayo. Please like and subscribe to our channel. This time, ang pupuntahan naman natin, Surf Capital of the Philippines, Surigao. Medyo napaaga kami dito sa airport. So, hanap tayo ng matatambayan natin. Nakita namin itong VIP lounge, tawag nila Pags. So, napasubo kami. Worth 500 pesos pala per head. Pero okay lang yan. Pangatawa na natin to. May sotanghon sila, may congee, meron silang grilled cheese sandwich, meron silang soft drinks, water, at unlimited coffee din. So lahat ito, unlimited lahat ito. Eat all you can, kumbaga. So habang nag-aantay ka, pwede ka munang sumat at mag-relax kasama yung family and friends. Well, the long wait is over. Boarding na tayo. This is your Katropa Biyahero speaking. Now, we are ready for takeoff. We've just landed. Andito na kami sa Patrick's on the Beach, Surigao. Isa ito sa mga unang hotel dito sa Surigao. First, syempre, mag-check-in muna tayo para sa room reservation natin. Napakabait ng mga staff dito. Siya nga pala si Ma'am Elizabeth, ang may-ari ng Patrick's on the Beach. Meron din pala silang welcome drinks dito. Tara, shot natin yan. First itinerary namin, Surigao's Human Drone. Ayan, akala ko ako yung gagawa. Mali, hindi pala. So, tinesting ko lang naman. Ito lang yung tunay. Sige, kuya, umpisahan mo na. Ang galing ni kuya. Parang tunay lang. So, pakita na natin yung finished product. Ito si Manong, ayaw niya magpatalo kay kuya. So, sige nga Manong, pasiglaban mo nga kami. Buong grupo naman ang kasama natin dito. Of course, family and friends. From human drone to real drone naman tayo. Ang ganda ng view ng Surigao. Kaya pala tinawag to na Isla de las Palmas. Sa dami ng mga puno ng nyog dito. Ang dami ng puno ng buko, no? Sa Tagalog, Island of Coconut Trees. Our next stop is Magpupungko. Dito sa Magpupungko, really breathtaking ang makikita mo na view. White sand,
ang gaganda ng mga rock formations. Yung waves na nakaka-relax pag nakikita mo. Malayo-malayo yung alon. Pero mamaya, mag-high tide na to. Actually, pa-start na nga ng high tide to eh. Maraming salamat din pala kay Brian dun sa aming driver sa shuttle at sa kanyang asawa na nagsilbi bilang aming tour guide sa biyahe namin sa Siargao, si Ate Jennifer. Napakalinis ng tubig. Sana magtulong-tulong tayo na panatilihin nating malinis ang Siargao para ma-preserve natin tong kagandahan na ito. Nature eh. Ang ganda talaga. Medyo high tide na to kasi may tubig na tong flats. Pag may tubig tong flats, mag-ingat kayo ha kasi minsan lulusot yung paa nyo sa mga bato at sa mga corals. At dito sa magpupungko, ito yung tinatawag na magpupungko rock pools. Para siyang swimming pool, napakalinaw ng tubig. Kitang-kita mo yung ilalim. Ang sarap ng swimming ng paring Gilbert ko. Siyempre, ang lino ng tubig, sulit na sulit. At siyempre, hindi mawawala ang picture taking natin sa mga rock formations. Sobrang amazing. Grabe, ang ganda. Isipin mo pa paano napunta itong mga bato na to dito. Ang lalaki. Nung nagpunta pala kami dito sa Magpupungko, dito sa Siargao, Holy Week season ito. So, napakarami talagang turista, kahit saan ka lumingon, punong-puno ng tao. At kung magugutom naman kayo dito sa Magpupungko, napakaraming kainan dito. Paluto lahat ito. So pipili ka lang, sila na bahala magluto. Per kilo. At ito yung salvaro. Ang sarap nito. Isa to sa mga delicacies dito sa Siargao. Gustong gusto namin lahat ito. Napakaraming kayong kain namin. Tamang-tama lang yung tamis niya. Kaya pinakyaw namin lahat ito. Biro mo na una yung merienda bago yung kain kasi medyo matagal magpaluto dito lalo na sobrang dami ng mga turista ngayon. Tara, lunch tayo. Puro seafoods pala itong in-order namin. Halo ah, yung iba kasi gusto burgers. So kami, more on seafoods kami. After namin sa Magpupungko, kami po ay naimbitahan sa bahay ng aming Kuya Vice Alain de Jesus. Ito, para magpalamig. Napakasarap, deliciously refreshing yung hinahain sa amin na buko. Meron tong sky flakes ha, bagay pala sila, ang sarap. Malamig na malamig ito at may kahalo rin na gatas, napakasarap. Napapawi talaga yung aming pagod sa kakalakan. Si Kuya Alain de Jesus at Ate Ren de Jesus, sila yung mga locals dito sa Siargao na kakilala natin at malapit nating mga kaibigan. Parang pamilya na natin yan. Sila rin ang naging guide natin para mas mapadali at mas mapaganda lalo yung ating bakasyon dito sa Siargao. Maraming salamat Kuya Vice Alain de Jesus and Ate Ren de Jesus. Salamat po! Pagbalik namin sa hotel, nag-beach kami ulit, syempre, para ma-relax bago tayo magpahinga. At mamayang konti, syempre, salo-salo muna ang mga tropa at pamilya. White beach din yan, so white sand din. Hindi lang masyado makita kasi medyo high tide. Sa Patrick's on the Beach, meron sila mga cottages dun sa beachfront mismo.
So pwede na kayo doon mag-inuman, kainan, at magsalo-salo. From our bedroom, napakalapit lang nung aming beach cottage. So, habang naglalakad ka, makikita mo, puting-puti pa rin yung buhangin. Ang ganda ng tanawin, no? Fresh air, ang daming tanim na halaman, plus, nasa tapat ka ng dagat, ano pa nga hanapin mo? Sa gabi, chill time muna with mga katropa. Ayan, by the beach, ang sarap. Part 1 lang ito ng ating Siargao Escapade. Abangan natin yung mga susunod pa na journey natin dito sa Siargao. Papakita pa natin yung ibang magagandang lugar dito. Thank you for watching. See you soon, mga katropa.